Ako din naman po, nawalan din po ako ng magandang imahe sa publiko. Nagbalikan po lahat sa akin yung mga sinabi ko noon about loyalty. Kasi hindi ko rin po alam na aabot din po ako sa ganitong problema. Kaya, ayun po, para sa akin po, sabihin na po nila lahat sa akin. Lahat po ng mali, kasi mali po talaga ako. Pero wag naman po nila sanang questionin yung karapatan ni Camille bilang na magalit sa nangyari sa katotohanan ng nalaman po niya. I agree. Okay, Ma'am Dambi at Ma'am Nika, I agree totally with Sir Jayzam. Baka pwedeng mag-apologize kayo kay Miss Camille kasi siya naman talagang biktima rito. Baka gusto niyo po, Ma'am Dambi, para makamubo na talaga totally. Sir. Andali, si Tony Fowler may gusto sabihin. Kanina pa raw po siya nakatutok. Sige, po. Sige, pagbigyan natin. Hello, Tony. Yes, hello po, Sir Rafi. Gusto mo lang mag-react? Kanina pa ako nakatutok sa inyo eh. Grabe yung puso ko eh. Bakit yung puso mo? Ano nangyari? Hindi po, actually ako po yung kumontak po talaga para makontak niyo po sila Jamil regarding po sa issue. Opo. Ano po reaction niyo, ma'am? Anong gusto niyo sabihin? Yung reaction ko, tinatanong po nila. Ako po, yung reaction ko dun sa isa ay salamay po siya. Kaya may pinaglalaban po siya, which is tama naman po. Yung isa naman po na na-claim naman niya po na naging kabit po siya, napagdaanan po po yan, Sir Rafi. Yung mamura ka, normal, pero yung lumabas, ganun talaga. Kasi konsekwente ng ginawa mo. At napagdaanan po yan, lumabas yung issue na ganyan, kailangan niya po talaga tanggapin. Ayun. Diba? Kasi kalandian mo yan eh. Panindigan mo. Ganun talaga. Ayun. Diretsa. Wala nang paligoy-ligoy pa. Direct to the point yun, mama. Lumandi ka kasi sa may jowa. Kaya kung mapapaya ka, mababash ka, tanggapin mo. Diba? Ayun. Si Sherry, gumaganong-ganong si Sherry. O nga naman. Wala nang pasikot-sikot. Diretsuhan na talaga ang salita niya, Miss Tony. Maraming natuwa sa mga netizen doon sa mga sinabi niyo. Sige po. Gusto ko lang po malaman yung nakatutok po ako. Salamat ano po, Ma'am Tony. Salamat po. Pwede po ba akong magbigay ng mensahe? Sige po, Sir Jason. Sige po, go ahead po. Sa mga kalalaki ang nanonood po dyan, humihingi ako ng pasensya dahil alam ko nadadami kayo na akong question kayo ng mga girlfriend nyo dahil sa issue namin. Napaghihinalaan din kayo. Gusto kong bigay ng mensahe na dahil nasubukan ko magloko, sinasabi ko po sa inyo na walang ibang magiging kapalit tong panloloko nyo sa taong nagmamahal sa inyo kundi kamalasan, konsensya, gabi-gabi. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag nyo na po subukan. Yun po. Salamat po. And I can feel your sincerity, sir. Napi-feel ko po. Salamat po, sir. Doon po, salamat. Alam ko sincere po kayo doon sa mga sinabi nyo. Ma'am Dambi, Ma'am Dambi and Ma'am Nika, baka po di hong mag-apologize kayo kay Camille. Wag na kay Jason. Kay Camille na lang po kasi biktima po rin si Camille. Baka pwede ho, Miss Dambi. Sir Rafi, di ko po kasi makita kung saan ako nagkamali. Kasi hindi naman ako... Siguro man para makamove on na. Kasi baliktarin po natin yung mundo. Kayo po si Camille. Camille. Sige, if you don't want to apologize, it's up to you. Kasi request lang po yan ni Sir Jason. Po kasi ako, sir. Okay lang po yun. Yung pagsusorry po, yun po'y hindi naman obligasyon. Kumbaga, option nyo po yun. Totoo nga po, ma'am. Sinabi ko naman kanina pa to, biktima rin kayo. Kaya nga po kami lumapit sa inyo dahil gusto po namin linisin po nila yung pangalan ng anak ko. Dahil hindi naman po nagkaroon ng relasyon yung anak ko at saka si Jason. Si Jason po ay kaibigan po ng anak ko at niya. Tapos ipinost po, idinagawa nila yung anak ko sa pagpo-post na babae daw po ni Jason, si Dambi, eh hindi naman po yun nangyari. Okay. Yung po, pag-apologize, ma'am, galing po kay Jason yon. At sabi ko naman, baka gusto nga niya para makabubo na. However, kung ayaw po ni ma'am Dambi, okay lang po yun. Hindi naman sa pilitan. Gusto mong salita, ma'am Camille? Hello po. Sina si Ma'am Camille? Ako po to. Sige po, go ahead po. Gusto ko lang din po sabihin sa anak nyo na bago siya sumakay ng sasakyan namin at nakipaghalikan, sana po bukas po yung isip niya bago niya po gawin yon. At bago din po kayo magreklamo. At saka sana rin po, Mami Gilio, pabayaan po natin magsalita si Camille. Pwede po ba? Sige po, go ahead po, Miss Camille. Pwede po ba? Sige po, go ahead po.
At saka bago po siya mag-isip kung bakit hindi namin din siya sinisisi, eh abot po ang scent ng anak nyo ng suso sa boyfriend ko. Sana po alam niyo yun. At alam niyo rin naman po may anak yung anak nyo. May pamilya na po yan. Pero bakit po niya pinili maging ganyan? Ang pagkakasabi rin po sa akin ni Jaysam, may gusto rin po niya maging sugar daddy si Jaysam. Alam niyo po ba yun? Napasama patuloy. Okay na sana. Alam niyo po ba yon, ma'am? Kaya kasi lagi biruan sa mga pinag-uusapan natin. At saka, alam mo, Dambi, ang bobo mo, literal. Alam mo kami, wala naman akong ginusto dito. Hindi naman ako nag-insist dito eh. Napaikot lang naman ako dito eh. Nabilog ako. Pati yung sa mga pictures na yan. Sabi mo kung paano yung halik. Sabi mo yung halik yung ginawa. Dapat nga i-demand ang... Alam mo, tatanggapin mo na lang yung ginawa mo, hindi mo pa magawa. Chat ka ng chat sa akin. Wow, ang sexy mo. Wow, ang ganda mo. Tapos, ganyan pala gagawin mo sa akin. Anong klaseng pagkakaibigan yan, Dambi? Di ka na nahiya sa pamilya mo. Kung hindi naman dahil sa'yo na tuwing nag-aaway kayo ni Jason, parang ginagawa mong gusto mo na ikaw. Napakakitid ng utak mo. Grabe. Ano naman pwedeng i-chat eh. Siguro parang naging way na yun ni Jaysam na magtuloy-tuloy. Diyos ko, isipin mo yung utak mo. Hindi puro suso ah. Dapat hindi ka nag-chat. Ex mo na yun eh. Tira, ulo ka ba? Pati niya na kami matamay kapag ka-out kayo. Dapat hindi ka nakikipaglandian kung alam mong may kabahay na. Nakikipaghalikan ka pa. Bakit ako ba? Ako ba ang nag-insist? Ako ba lumandi? Hindi naman, di ba? Babae ka! Ay, ako. Napakakitid ng utak. Ako wala akong sa mga nangyari na to. Lalo yung sinasabi niyo sa sakyan. Sir Tulfo, pasensya na po. Ako na po aawat para...